So what's up mga kumagaimbak, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, kagabi natapos natin yung bracket A, second round ng Isabuhay Tournament 2014. At ngayon naman, ngayong gabi, pilitin nating matapos yung dalawang battles din sa bracket B ng second round ng tournament, no? Ito yung Prosecutor Billy versus Chris Delano. Tapos yung nasa baba nito is, alam ko, Mel Kreis versus Elvis. So exciting din yung Elvis versus Mel Kreis, ha. So exciting din yun. Pero ngayon focus muna tayo sa Chris Delano versus Prosecutor Billy. And based sa napanood kong past battles nila sa first round ng tournament, naging malinis kasi yung performance ni Billy para sa akin dun sa laban niya kay Notorious. Then kay Chris Delano naman, hindi naging ganun kalinis yung performance ni Chris against Nico, 'di ba? Alam niyo naman, no, na-review natin 'yon, may mga choke siya doon, may mga stutter siya doon, may mga slip ups. So kung magbe-base tayo sa performance ng dalawa, no, sa past performance ng dalawa, on paper lamang si Billy dito sa linis ng performance. Pero si Chris Delano, alam niyo yung kalidad ng sulat, eh. What if mas naging pulido yung performance ni Chris against Nico nung panahon na yon, no? Pero ngayon tignan natin, kailangan bumawi ni Chris, eh, 'di ba? Kailangan bumawi ni Chris Delano sa past performance niya against Nico. Pero kita niyo naman siguro sa bracket na si Chris Delano ang nag-advance. So exciting tong battle na to kasi para sa akin sila ng estilo, eh, na pagiging technical, pagiging agresibo. Parehas silang agresibo, parehas sila ng atake, parehas sila ng approach, parehas sila ng mga bala. So ano na lang talaga to, kung sino yung mas effective sa bawat isa. So let's see, no? Hindi na ako magbibigay ng insights, pero nag-expect ako ng dikit na battle sa dalawang MC na to. Let's go. Prosecutor Billy, 2 minuto. Yo, check! Kamusta? Buhay ka pa pala. Natanggap ba ng pamilya mo at kagrupo mo pinadala kong kandila? Dahil sa laban na to, Chris Delano, gamit letra sa pangalan mo, ating haluin sa akin sasabihin, taig mo pa ang nag-grinder. Cause when we arrange the letters of the word Chris Delano, it becomes a kind loser. Oo, tanunan ka, dahil your knowledge do not reign supreme, Chris. You ain't the one, kaya di ka natatalim sa pag-usulat kahit tanggalin ko ang iyong eye, Chris, para maging KRS-1 at kilala ka na ngayon bilang Chris Delano. Pero alam ko, you're done, Christopher. Oo, sabi ko, kilala ka namin bilang Chris Delano, pero ngayong gabi, yes, you're done, Christopher! Kasi ilang beses mong inulit sa laban yung Nico na gusto mong harapin si Batas. Oo, makakaharap mo ang Panginoon dahil ngayon, kaharap mo ang wakas! Kaya huwag kang mag-feeling bituin sa liga na ani mo'y mahirap abutin. Kasi huwag kang feeling sa liga na mahirap abutin. Ngayon, pinatay ko tong feeling star na to sa aking pagpapaliwanag, mabuting intindihin. Dahil tandaan na pagdating na liwanag, unting-unting maglalaho ang mga putang inang bituin. Kaya pasensya kay Zach na kagrupo mo. Wala na siyang araw na bibigyan pa ng anino. Dahil pagkatapos sa gabing to, wala ka ng araw. Dahil magiging madilim ang iyong mundo. Ha? At utak mo'y walang laman. Kaya literal na marami ka pang space for improvement. Kailangan mo pang makicharge sa tropa just to put your bars sa 100%. Kaya huwag kang umastang na di ka na maabot dahil sa antas ng bars mo. Dahil sa bars, tangina, you ain't rich. Dahil mistulang ka lang cellphone dito, KD, pag pinatay kita, doon pa lang yung magkasabing you cannot be rich. Ha? Dahil sumali lang sa Tagalog to, kung may pera na, pinag-uusapan. May 4 na X ka na parang logo lang ng letral. Kaya umalis ka sa English, nagpunta sa Tagalog. Dahil mayabang na, weak pa. Pwes kung ikaw ang araw, lulubog ka na. Dahil ngayon Agosto, ang buwan ng wika. At ipapakain ko yung mga salita para nabulunan ka sa gitna na disyerto. Manatalo lang daw siya kapag minalas sa piso. Manatalo lang daw siya kapag minalas sa piso!
Tangina bobo! Ipapaalala ko lang sa'yo, ang tournament na to may 100,000 pisong premyo. Pagkapatunay lang na meron kang 100,000 kamalasan para dito matalo. At tagdaan mo na kung ikaw ang papatay sa akin, hindi ikaw. Hindi ikaw ang dahilan kung ba't ako matatalo. Dahil hindi ikaw ang papas lang sa akin, kundi yung mga hurado. Tayo mo ng balat kay Chris Delano. Okay. Sa body language ni Billy habang nag-i-speech siya ng round 1, na kikita nyo or mapapansin nyo na may pagkapa sa mga readings niya. So hindi ko din ako nag-comment kasi baka mali ako ng kutob. Pero habang nag-i-speech siya, habang nagsiset-up siya, habang nag-i-speech siya ng 4 lines, may pause ng konti. Tapos kita mo sa body language niya na parang inaalala niya yung next na line hanggang sa nawala na siya, no? Naging ganun yung cycle. After 4 lines may konting pause, 'di ba? Tapos spit ulit, tapos may pause ulit hanggang sa natuluyan na si Billy na nag-joke siya dun sa dulo, no? Sa second half ng round 1 niya. Kung i-disregard naman natin or kung pagpapalagay natin na hindi nag-joke si Billy, ineffective din yung mga angulo na nagamit niya kay Chris, no? Unlike dun sa laban ni Billy kay Notorious na sobrang ganda ng execution ng mga linya niya. So dito sa round 1 ni Billy, medyo tagilid si Billy dito kasi nag-joke siya, ineffective yung mga angles, references, mga punchlines hindi ganoon ka epektibo, 'di ba? So, yun yung yun ang take ko doon sa round 1 ni Billy. So, Chris, pakinggan natin. Fight tournament 2. Malapit yung mic. Bakit napakaseryoso mo, tol? Siguro kulang ka sa sense of humor, Billy. Hindi ka pa nga graduate, so paano ka naging prosecutor, Billy? Tapos kung bumanat pa, puro tungkol sa law, masyadong overused, Billy. Mga bara mo, mababa ang lipad, dapat pangalan mo, prostitute, Billy. Kasi itong Chris versus Bill, so far tell me what you see. Parang tinapat nyo lang yung 5 stars sa Watusi. Parang nilaban nyo lang si R2D to kay Bumblebee. Sa bars pa lang, iwan sa akin tong Bill na to, parang 1, 2, 3. Tangina, kalabang ko bogus. Dapat sa TF na ito, i-donate na lang sa paa ni Righteous One. Arik sa liga, meron ng Notorious. Hindi na kailangan ng extra bill, dagdag gastos lang yan. May nalalaman pa siyang municipal bars, masyadong pasikat. How ironic, mas mataba si Notorious sa'yo, pero ikaw tong pabigat. I mean, walang ambag sa eksena. Puro tungkol sa batas ang satsat, wala namang kwenta. Tapos pinagsigawan niya pang Arellano na daw siya. Wow! Mga bobo, bagsakan ng beda. What you claim is all fake, a hoax. Tuturuan kita ng leksyon, so better take notes. Pag tinapos ko yung karir mo, ayun na tinatawag na case closed. Kaya doon ayos sa yun. Na... Ganda nun. Hindi. Ulitin ko. Kasi ganito yan. Case closed. Kaya pagdating dito sa bracket natin, malabong umabot ka pa sa dulo, bro. Hindi ka naaabot sa batas, kailangan ng pugutin niya ulo mo. Anong ikaw nagpapaikot sa batas? Tanga dito, wala kang mauuto. Hindi ikaw ang nagpapaikot sa batas kasi sa batas umiikot yung mundo mo. Kaya yun. Ayos. Kaya umiikot sa mundo mo. Kaya lang, kaya sa mundo mo. Nako. Umiikot yung sa mundo mo. Kaya lang. Kaya yo, kaya anong prosecutor? Puro ka floss. Nasa false profession, puro ka floss. Bawat sentence ang kaya mo lang naman paikutin na law, yung sa Tekken. Kaya ako, malabong matreten. Sa bobong to, ako'y malabong mabagbog. I guess para ka nga si Forest Law kasi halos lahat ng combo mo walang masyadong suntok. Kaya okay. Subukan mo gumamit ng old gimmicks about law lyrics na makatikim ka ng power punch mala Paul Phoenix. Now before Tekken I reference. End this,
Mel Christ, huwag kang tutulog-tulog, tanga! Bonus round lang sa akin to, putang ina mo, susunod ka na! Ay, pangalawang banat, Prosecutor Billy, pakinggan. Okay, so the difference of round 2, parang sobrang liit lang. Pare sila nag-choke, so pwede nating hindi na pagbasehan yung choke kasi nag-choke si Billy, nag-choke si Chris, and pwede nating i-cancel out na yung both chokes nila and magbe-base tayo sa retens at punchlines na na-generate nila sa round na yon. And kita nyo naman yung siguro, no? Kitang-kita at halatang-halata naman sa first round is mas naging lamang si Chris Delano dito in terms of execution ng mga punchlines, effectivity ng mga haymakers, references, yung Tekken reference niya, 'di ba? So kahit ayun na lang yung tignan natin eh. Mas malaman yung mga bara ni Chris Delano compare kay Billy na ineffective, walang gaanong punchline, or kung meron man is magaan, nag-choke pa, 'di ba? So doon pa lang makikita natin na even nag-choke si Chris Delano sa round 1, lamang pa rin siya at nakapag pondo na kasi si Chris ng maraming puntos kahit na nag-choke siya bumaba man si Chris doon is lamang pa rin si Chris compared dun sa round 1 na pinerform ni Billy. So ayun, supposedly bibigyan ko ng 9 points si Chris eh, 'di ba? Pero nag-choke siya, so ibababa ko to ng 8. Si Billy naman, gusto ko siyang bigyan ng 6 dito kasi ineffective plus nag-choke. So yun, 8-6 in favor of Chris Delano. Tangina po ako to! Sano daw umiikot ang aking mundo? Bobo sa syota ko! Yo, kamusta? Buhay ka pa pala? Nabigay ba mismo sa pamilya mo yung bulaklak ng patay? Dahil sa laban na to, mistulang kang buwan na sa pagdating ng araw nagtago sa ulap. Hindi liwanag ang iyong matatanaw na parang pagsara ng iyong talukap. Kahit hinasa mo iyong talento, sa akin ay hindi yung tatanap. Dahil mismong hinasa mong talento ang gagamitin ko sa iyo na pangsaksak. Ha? At hindi ko sinortcut ang linya para mas lalo kang manghina di magiging madalito. Mag-iiwan ang long cut, ang dugo mo sumambulat at sa lupa na pumulo. At kung tunay kang masama, alam kong marami magdidiwang na tao. Dahil pagpatag ng dugo mo sa lupa, doon palang may tutubong masamang damo. Arik, happy-happy na tayo! Pero kapal ng mukha mo, sinanla mo pa kaluluwa mo sa impyerno. Di ka naman tuluyang naging residente. Dahil di ka tinanggap ng demonyo, dito sila tumatanggap ng peke! Ha? Oo, you got bars like a bartender. Pero mga sineservisyo mo, hindi natutuwa. Dahil bars mo'y mistulang alak sa inuman habang tumatagal, nakakasuka. At dinudumog lines niya, di na ako magtataka. Para sa akin ay malinaw. Dahil ganyan lang talaga ang basura. Nilalangaw! Pero bawat linya ko ay parang diksyonary ang dating. Di na basta salita, putang ina, siguradong may meaning. Habang linya mo'y mistulang beat na di pa nalalapatan ang kanta. Walang ibig sabihin! Kaya bawat bars ko'y armado at matigas. Kaya walang silbi yung pambabato. Cause every bar rocks na parang baras lang ng sudalo. Kaya pag ika'y sinapak ng linya ko, tulog to, di para sa'yo ang laban na to. Ako'y aastang manipak pag kinaliwa ka ta dito. Kinaliwa ka ta dito, tutuwad ka, Chris. Taranilyo! At sa social media ang dadal mo. Salitang dadal, ba't di mo pa ibaliktad? May problemang psikolohiya, astang babae ka na, ba't di ka pa magladlad? Maninilaw ka sa linya ko na parang tinamaan ka ng hepa. Kung basura lines ko, drama mo sa media, sakit sa tenga, tang inabobo ni Chris Aquino, Inditero. You're killed by your own jealousy. Ingit ka kay Chrissy Kyle, kaya gumawa ka din ang sarili mo palabas, dinitle mo pa, Chris TV. Pero mas mukhang mabawal sa mayor nyo sa Makati. Ilong ko nakaramdam ng kaba. Kasi sa paglilinis ng katawan, alam kong di ka naaaliw doon, ikinangangamba. Kaya tignan nyo, kanang siko niya mismo, nagkaroon na ng agyo, ng gagamba. Taka na si Spider-Man ba, nandyan? Ha? At sabi mo kay Spade, sabi niya kay Spade ha? Regaya Spade. Talako, boyag ko! Tangina, tanga ka ba? Kasi pasado ka na sa frat initiation, naka-hold your balls ka pa?
Tapos hasta bang mahilig magbulpi pa kung siloko, pero di mo kami maloloko. Dahil paano may sasarado kamay mo? Kung dala mo ang payag mo, edi naipit yung gago, ang ina, sakit ng buko! Kasi, kami, hindi namin dali. Kahit ano mo pa kaya, Enigma, kasi weirdo ka. Yung sa amin, mula pagkabata, nakasabit lang talaga, tapos ikaw, dala-dala. Kaya tanga ka po, ah! But still, hold your balls! Tanggapin bawat hampas ko ng katotohanan! Mistutang tatuto, you'll carry it to the end of your life! Madalas mawala yung payag mo kapag may trouble, kaya you keep holding it real tight! So paano mo ko papaslangin? Hindi Servanto apelido ko. Then you gave you the right. Kasi oo, taga-taft ako, Makati to, taugama to, binil pa to, pero di mo ko neophyte! Servanto, taft, Makati, neophyte, binil, baby, you know what I mean. Basa-basa ng batas tayo. Ay, follow up on it, Cristiano, my God! Okay, so nakita niyo naman, pinatapos ko na lang talaga si Billy kasi masyadong malawak yung mga approach niya na hindi ganoon kadirekta. So yun yung pinupunto ko, no. Sa sobrang lawak na mga sinasabi niya, hindi na tumatama ng direkta yun kay Chris, no. Although yes, pasok yung second half, nagkaroon ng crowd reaction doon, pero akong matagal na kayong subscriber ng Judge Jinan, alam nyo na hindi ako nagbe-base sa crowd reaction, and nagbe-base ako kung paano ko na na-absorb yung mga bara na yun, and nakulangan ako sa performance ni Billy. Kasi ang ganda ng performance ni Billy sa first round ng tournament na to against Notorious, eh. So kaya nga sabi ko sa umpisa ng vid na to is magiging nag-expect ako ng dikdikan na battle. Syempre Chris Delano tsaka Billy, 'di ba? Pas sa base sa past battles nila, maganda yung naging performance ni Billy, and kay Chris naman kailangan niyang bumawi. And ayun, medyo nakukulangan pa din naman ako sa performance ni Chris, pero so far yung round 1 sa kanya yon kasi mas naging epektibo. Pagdating sa round 2, si Billy, sabihin natin yes, lumakas ng konti, pero ganun pa rin, eh. Ineffective pa rin yung ibang mga linya niya against Chris, at hindi ganun talaga kadirekta yung mga punchlines niya. Maraming pinagdadaanan bago pumunta kay Chris, eh. Minsan hindi pa tumatama, 'di ba? So ayun, masyadong broad, hindi ganun kadirekta. I swear, you will get... Wait up. I swear, you will get devoured, Bill. Malabong makapuntas ka, kaya wag masyadong loud mouth, Bill. Yung record mong 4-2, it ain't safe, it's going downward, Bill. Record mo magiging 4-3, parang exchange rate ng dollar, Bill. Kasi shit's change. You have a weak game, walang hassle. Dragon's breath, I spit flames, habang kay Bill ay basic at fragile. We're on a different page, I'm built for heavyweights, laban sa dumbbell. Hindi to bote ng coke, kaya wag kang umasa, magkaka big name ka sa battle. Kaya dapat sa'yo, maglaslas. Yung mukha sa lapag ikaskas, wag mo ako sigawan, dun tayo sa labas. Bugbog sa sapak sa lakas para tingamaan ang hadukin. Sabog sa akin tong wannabe lawyer na to, parang bar exam blast sa Lasal noong 2010. Kaya tangin na, yung utak ko, tol, parang parachute. Open mind, pero minsan kailangan ko mambastos, tol. Parachute. Yung girlfriend mo masyadong feeling maganda, akala mo ko sinong laging cute. Pwes pakisabi sa kanya, putang inang mukha yan. I am Groot! Yung itsura niya, tol, literal, mukhang ipis ang puta. Yung itsura niyo, mukha kayong pinagsamang kiwi at gluta. Yung nanay mo naman, mukha siyang sugar mommy na byuda. Yung tatay mo, tang ina, mukhang addict na buda. Bastos kong bastos. Pero mga linya ko bumabakat, parang tato. Bawi ko lang to sa pambabastos ni Enigma, kasi tinapat na naman ako sa bano. Kahit saan ka pa lumipat, di mo pa rin kayang bumuhat sa sariling bangko. Kahit saan mo tignan, kabilang ka pa rin sa mga kaibigan mong wak na tagagapo. Kaya tangina, huwag ka nang umastang mataas ka. Kasi isa ka lang na straight up weakling. Hintayin niyo yung third round ko.
iiwanan kong patay tong law student na to, parang hazing victim. Ay, follow up, ulimbara. Okay, malinis yung round 3 ni Chris. At ayun lang yung sigurong nakikita kong pinagkaiba ng round 1 and 2 ni Chris. Round 1, nakita nyo, may choke siya. Kaya nga dinisregard na natin yung mga chokes nila parehas sa round 1 eh. Pero in terms of punchline, same makers, effectivity ng execution ng mga lines, lamang na lamang si Delano dun sa round 1. Sa round 2, masasabi kong lamang pa rin si Delano. So, explain ko lang. 8-6 yung round 1. Sa round 2, bigyan ko ito ng 8-7. Okay, explain natin. 8-6 yung round 1 kasi nag-choke si Chris doon. So sabi ko sa inyo, supposedly 9 points ang ibibigay ko kay Chris doon kasi sobrang ganda ng pagkakahulma niya ng mga verses niya. Kaso nga lang, dahil may choke siya doon, nag-less ako ng 1 point. So 8-6. Kay Billy naman, kaya ako siya binigyan ng 6 points kasi ineffective yung mga linya niya, hindi ganun tumatama kay Delano, nag-choke pa siya. So yeah, 8-6. Round 2, ganun pa rin yung approach ni Billy, ineffective, masyadong broad, hindi ganun kadirekta kay Chris yung mga punchlines niya. Yes, may crowd reaction ng bandang dulo, but to me or for me is hindi ganun ka-impactful yon. So medyo kulang pa rin. Pero so far, ito yung malinis na performance ni Billy, although mahaba yon. Iangat natin ng konti sa compare sa round 1. So bigyan natin ng 7 points si Billy dito. Round 2 ni Chris, malinis yung performance. Andun pa rin yung effective, andun pa rin yung mga yung effective, andun yung jokes. 'Di ba nagpakita ng joke si Delano dito? Pero bakit hindi ko ni 9 since perfect naman since malinis na pa yung performance, andun pa rin naman yung execution, yung jokes, 'di ba? So i-8 ko lang 'to kasi para sa akin yung round 1 ni Chris Delano, ang ganda ng mga references niya doon, ang ganda ng mga haymakers niya doon, ang ganda ng punchlines niya doon na hindi na wala dito sa round 2, no? Malinis yung performance, yes, pero yung bigat ng mga punchlines na na-generate ni Chris dun sa round 1 is nawala dito sa round 2 eh. So ayun, so far kanya pa rin naman to kasi mas may tumatak pa rin naman si Chris Delano ng mga linya dito compared dun sa round 2 ni Billy. So ayun, 8-7 in favor of Chris Delano. So 16 to 13, 3 points ahead si Delano dito. So round 3. Prosecutor din. Yo! Arek, may tanong ako ha. Rebat lang to ha. Punta time. Pag ba dinamay mo yung pamilya ng kalaban mo, makata ka na. Hindi mo alam. Bias ka rin eh, no? Ayaw kong pihan ng puta. Sa tatlong round, sa tatlong round, may angles na konektado kahit bilog to. Kung sa unang round, di pa sa tumakas, pwes dito, ulog to. At kung sinikaw, tinagmamarka bawat pinta, kung natin sinahin mo sa kanya, para sa akin, it's not a big deal. Ito'y katumbas na sa duguan, nagmamarka bawat hiwa na parang dry cell. Ha? Kaya daig ko pa ang math problem. Cause math, you can solve it. Ako'y realidad, you can solve reality, you just have to face it. Kaya harapin bawat bala kong papas lang sa'yo, kaya pong ikay si Rizal at ako iyong wakas. Harapin mula na tapos ka na kahit di mo pa nakakaharap ang Panginoong malakas. Sabi ko, tapos ka na kahit di mo pa nakakaharap ang Panginoong batas. Ha? At binibenta mo sa mga madla na businessman ka. Pero nakikipagpustahan ng talent fee. Palatang lugi na si KD, cause I have all the money, I got cash on delivery. Ha? At dahil nga pege ito, at di naman talaga halang ang bitukan, di naman talaga tunay na halang bitukan itong buhay. Dali niisip mo agad, rapper ka na, porkit nakapag-record ka sa pulisya at barangay. Bawat angles at bars, pasalong sa'yo dibdib. No doubt you'll be groaning in pain. Gusto lang foreign object mga pinasok uli niya sa katawan mo, cause I'm fucking insane. Ito ang probable cause of your death. Dito ka nasangkot. Mamamatay ka sa pinasok ko na parang kaso ni Rosario Baluyot.
Nako po. Time. Pulimbano at Cristalano, pahinggan na ang tanong. Pag-ingay ulit o. So, ayun, blackout moment si Billy doon. So, sayang. Ito na yung pinakantotoong round na maririnig nyo. It's all facts. Panoorin niyo yung last battle niya. It's just so bad na kailangan ko pang i-present ang pass niya parang throwback kasi Billy, you're so whack. Kailangan na din kitang i-expose parang Kodak. Panoorin niyo. Si Batas ay kanyang dinis sa kanyang huling talata para lang i-please ang madlas sa kanila, naging alipin ka ata. Pero nung sinabi sa FB na tatampalin ka ni Batas, bigla kang lumihis na as if walang nabasa. Daig mo pa sanggol sa China sa bilis mong naging patay bata. Kaya bro, huwag kang magpanggap. Pangalan mo palang Tol ay palpak. From UST lumipat ng Arellano kasi ang grado ay palakol at bagsak. Kaya anong above the law? Gago, isa ka lang hambog nagmataas. Hindi ka prosecutor, Billy, isa ka lang bagsak na estudyante na takot sa batas. Oo, takot ka sa batas, Tol. Kaya ano bang gusto mong isipin ko? Nakakatawang isipin na prosecutor ka pero di mo magawang ipagtanggol sarili mo. Tapos anong gusto mo pang isipin ko? Na madadaan mo lahat sa boses na malakas? Eh kaya ka nga nag-aral ng law kasi takot ka magkaroon ng problema sa batas. Ano gusto mong isipin ko? Sa pagiging lirikal, tayo magkapantay? Eh, itong verse ko, pinag-isipan ng literal, yung sayo ay sablay. Anong gusto mong isipin ko? Eh, sa isip ko, isang buwan ka naglakbay. Isang buwan ako naghanda, ibig sabihin, isang buwan ka ng patay. Tangay na. Pakinggan mo to. Kaya durog ka sa bars na binitbet. Pinupulbos lang kita. Mga content na siniksik. Parang cocaine the way sumuntok mga linya. Masyado akong advance kung mag-isip. Kung magsulat, inuubos ang tinta. James Foley lang ang peg. Magiging ahead ka lang sa akin pag pinugutan na kita. Kaya tangina, enigma, enigma. Huwag mo nang hintayin ako ay mapauspa. Save your time! Tawagin si Batas para tapos na! Time! Flip top! Pag-ibay para sa laban na yan! Subway tournament 2! Flip top zone in quarter final! Okay! So, yung round 3, no-brainer naman na siguro yun para sa inyo. And para sa akin, wala na rin gaano explanation sa round 3. Kitang-kita naman na kay Chris Delano yun. Ang ganda ng mga bars niya doon, ang ganda ng execution niya. Hindi ko naisa-isayin yung round 3 kasi first 2 rounds nakuha na ni Chris Delano talaga yun. Yung round 3, ano na lang talaga yun, parang formality. Pero since all, si Billy wa ano eh, blackout. So, yun. Chris Delano yung round 3. No-brainer. No-brainer. Kanya yun, malinaw. So, 1 and 3 ni Billy. Nag-choke siya. Pinakamalakas siya siguro yung, or pinakamalinis rather. Pinakamalinis niya is yung round 2. Pero it turns out na kulang pa din yung performance niya sa round 2 para makuha niya yung round na yun. No? So, yun. All 3 rounds, Chris Delano. Score is 9-8-8. 8 points ko lang si Chris Delano dun kasi syempre, nagkaroon na tayo ng reference or ng standard kay, ano eh, kay Chris na kaya niyang magsulat ng malalakas na mga punchlines, na mga haymakers, which is ayun yung nangyari sa round 1 na sobrang effective na mga binira niya, binitawan niya mga haymakers at punchlines. Pero pagdating sa 2 and 3, nawala yung ganung punchline eh. Kaya io-8 ko lang yung round 3 at 2. Pinakamalakas ni Chris Delano yung 1 pero may choke naman siya doon. Kaya ang naging score natin is 888, no? So, ayun. 676 para kay Chris, kay Billy. So, 13 plus 6, 19. 20, kay Delano naman is 24. So, 24 to 19. All 3 rounds, Chris Delano.
finals is a boy to tournament ang laban na yun, Prosecutor Billy vs. Chris Delano. Sayang yung laban na yun. Ang boto, 7-0 para kay Chris Delano. Kalaban niya nga pala, Mel Grace. Then, pakisearch sa Facebook yung business namin. Seraph Duck. Magandang ano yun, product yun. Kami lang una may ganun sa buong mundo. So paki-search na lang. Maganda yun, promise. Tapos haba kasi ng body ko, nakalimutan ko tuloy yung linya ko. Pinigil yung boto ko kay Chris Delano. All three rounds. Yan, malinaw naman, hindi bodyball pero clear win para kay Chris Delano. Hindi ko napahabaing, Chris. Binoto ko si Chris Delano. Salamat nga pala kay Sir Mab, sponsor ng Whipcox. Wala akong masabi. Ang boto ko si ang boto ko si Chris Delano. Obvious naman kasi ano. Pero sa akin, limayin ko lang. Round 1, pantay sila. Tapos round 2, nakuha ni Chris Delano. Tapos yung round 3, siya nalakad na yun. Nawala si Prosecutor B. Pero wala pa rin talaga. Ipapaliwanan ko. Medyo lang. Kitang-kita naman round 1, Chris Delano. Tiger PN, Prosecutor Billy vs. Chris Delano. Round 1, pareha sila nawala, so tabla sa akin yun. Pero 2 and 3, Chris Delano talaga yun. Yeah, Cartel Learning Scout, shoutout sa Tuwak Sinati, Kevin Bea. Boto ko nga pala, Chris Delano. First round, pareho silang nakalimot sa linya, binigay ko yung kay Chris. Second round, kay Chris pa rin. Tapos yung third round, ang lakas ng may Prosecutor Billy, kaso nakalimot siya ng linya. Tapos sobrang lakas din kay Chris Delano, kaya shoutout sa Chris Delano, shoutout din kay Prosecutor Billy. So, ayun, no? Para may dalawang judge tayo na nag-vote ng all three rounds, Chris Delano, na even nag-choke sa round 1, binigay pa rin nila kay Chris Delano yun kasi para sa akin, mas nakapag-generate talaga si, or nakapag-pondo na si Chris Delano ng mga lalakas na punchline na kahit na mag-choke siya dun sa round 1, malano pa rin, kanya pa rin yun at hindi pa rin bumaba yung performance niya laban dun sa round 1 ni Billy. So, yun, mabilis lang talaga yung battle eh, 'di ba? 21 minutes lang yung battle. So yung vid natin is almost 35. Yun lang. Mabilis lang talaga kasi wala na masyadong explanation eh. 1 and 3 kahit niya naman nag-choke si Billy doon. Tapos yung round 1 naman ni Chris is nag-choke din. So kaya naging mabilis talaga yung judging natin. Then pares silang technical. So it's a kailangan natin mag-zoom out and tignan both round 1 pa or round 2, round 3 para makita natin at matimbang natin yung mga linya na ginamit nila sa bawat isa, 'di ba? So ganun lang naman kasimple yung pag-judge sa battle na to. Pero 'yun, all 3 rounds talaga kay Christian malinaw. So 'yun, kita-kits tayo sa next na battle, yung nasa babang bracket, Elvis versus Mel Christian for sure. Eh 'yan, kita-kits tayo dun mga kumag. Peace out.